Sa gitna ng backlog sa mga plaka, inaasahan naman ang paglakas ng negosyo ng mga gumagawa ng temporary o di kaya'y yung mga DIY plates. Pero may paalala riyan ng LTO. Nakatutok si Joseph Moro. Dito sa isang shop sa Quezon City, may paggawaan ng mga temporary na plaka ng mga sasakyan. Depende sa material kung magkano. Kung sa board lamang iimprinta, 250 pesos ang temporary plate sa mga motor. 500 pesos naman para sa mga motor vehicle. Mas mahal kung aluminum cladding, 400 pesos sa motor. 800 pesos naman sa mga kotse at iba pang sasakyan. Marami naman po, sir. Kasi sir, wala pang available na plate na binibigay ang LTO. Nag-abiso kamakailan ng Land Transportation Office na simula Hunyo, mauubusan na ng blank plates para sa mga motorsiklo at motor vehicles dahil nabalam ang procurement o pagbili ng mga ito. Para sa mga nagpiprint ng mga plaka, posibleng lumakas daw ang kanilang negosyo. Sana sir. Pabor sa, sa negosyo, sir, sa may-ari. Sa mga temporary plates na katulad nito, halimbawa sa motorsiklo, no, ang nakalagay sa halip na plate number, ang nakalagay dito ay yung MV file number. At dahil nauubos na ang stock ng LTO ng mga plaka ng motor at saka ng mga motor vehicles, yung ilan natin mga kababayan, ganito ang ginagawa. Pero pagliliwanag ng LTO, pwede lamang ang mga ganito sa mga dati nang may mga plaka pero nawala, nasira o naluma na. Kailangan humingi muna ng authorization sa LTO para makapag-print ng replacement plate. Improvise for the time being. Ngayon, huhulihin po ba kayo? Malamang po, hihintuin kayo ng law enforcers. Kailangan nyo pong ipakita yung authorization to use improvised plate na binigay po ng LTO. At kailangan nyo rin po ipakita yung ORCR. Para naman sa mga bagong bili ang sasakyan at naghihintay pa lamang ng plaka, dapat meron na kayong temporary na plaka galing sa inyong mga dealer at kung mawala man ito o masira ay sila din ang dapat kulitin sa kapalit. Kung wala, pwedeng managot ang dealer at ang motorista sa pagmamaneho ng walang plaka. Bawal gumawa ng plaka, bawal mag-imprenta ng sariling plaka, bawal po yung do-it-yourself plate. Wrong. Kinakabitan po kayo ng dealer ng temporary plate. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary J.R. Togade, may kabuang 11 million na backlog pa ng mga plaka ng motor at motor vehicle simula noong taong 2012 hanggang unang bahagi ng 2022. Posibleng lalo pang tumagal ang paghihintay para rito dahil ang mga blank plates para sa pag-imprinta ng mga ito lagpas 1 milyon na lamang. Pag hindi po dumating yung blank plates, dadagdag po siya. Gustong malaman ni Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace Poe ang kompletong report ng backlog ng LTO. Hindi rin daw katanggap-tanggap na binabayaran ng mga motorista ang mga plaka at lisensya na sa huli pala ay kanya-kanya ring imprenta. Pero sabi ng LTO, nasa kamay na ng Department of Transportation ang procurement ng mga bagong plaka pati na lisensya dahil kinuha nito ang mga kontratang mas mataas sa 50 million pesos. Kinausap na ng DOTR, ang Department of Budget and Management, para paandarin ang proseso ng bidding para sa mga ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.